Hey you guys, welcome back to my channel. So for today's video or ano ba yan? Nakasanayan na kasi. So hindi muna ako makakabigay ng update about G-loan tsaka G-gifts kasi sira pa rin si G-gifts at hindi pa rin available sa akin yung G-loan. Disappointing but it's okay. So kwentuhan muna tayo guys while I am waiting kasi may gusto akong i-consult sa inyo. May gusto akong itanong. I wanna see kung interested kayo or if you think okay siya as a topic sa channel. Kasi alam niyo naman kasi na yung purpose ng vlog ko is yung main goal ko dito is to inspire talaga people na kapag nagkakaroon ng financial problem, nagkakaroon ng problema sa loan app, is huwag agad ma-depress. And in-encourage ko talaga kung magbayad. Gusto ko yung story ko is maka-inspire. So, and also in addition to that, guys, meron kasi naka-notice kung bakit daw, pagpusensya na yung insura ko kasi katatapos ko lang mag-workout. So, meron kasi naka-pansin na bakit wala na akong mga bagong review ng mga loan apps, yung ganon. And I want to come clean about it and kasi may gusto akong i-share sa inyo. At please, wag nyong isipin nag-flex to or what. Gusto ko kasi siyang gamitin yung story na to as a way para maka-inspire tsaka maka-set as an example para sa inyo. So the reason bakit wala akong mga bagong review ng mga bagong loan app is because I'm trying to clean up my record. Alam na natin at this point, I'm sure marami sa inyo nakakaintindi na kapag umuutang tayo sa mga loan apps na rehistrado at saka legal naman is yung mga record natin, yung mga utang na to, pagbabayad, whether nagbayad tayo on time or na-late tayo, napupunta sa CIC, diba? Tsaka yung mga record na to is yun yung nagpo-form as part ng ating credit report na may credit score. So, I'm trying to clean up my record and gusto kong bawasan yung number of apps na ginagamit ko because nag-apply kami ng car loan, guys. Because I think na after 10 years na pinaghirapan namin yung record namin ng asawa ko, I think this time ready na kami na magkaroon ng car na pangalan talaga namin yung loan. And there are actually benefits kung bakit mas maganda na nasa pangalan mo at hindi assume. Kasi kapag assume yung car at minsan gusto mo mag-inquire sa banko, may problema sa, you know, kailangan mong magpa-service dun sa Toyota or sa CASA, minsan hindi ka basta-basta ine-entertain kapag hindi sa'yo nakapangalan yung sasakyan eh, yung loan. So, that's one of the disadvantage. And of course, kapag yung loan naman ay nasa pangalan mo, tsaka good payer ka, may benefits din, di ba? Not to mention yung convenience na kapag may kailangan kang gawin sa sasakyan or sa loan na yan, ine-entertain ka nila because nasa pangalan mo. So, yun. Anyway, so nag-apply kami ng car loan and I don't know if gusto nyong i-vlog ko siya if makapasa ako o hindi because gusto ko kasi yung experience maging lesson sa lahat eh. Gusto ko kasi maka-inspire kasi there's a story behind yung pag-apply namin ngayon. It's not the first time na nag-apply kami. Gusto ko lang kayo bigyan ng background para maintindihan nyo kung bakit palagi kong ini-encourage as much as possible magbayad. Palagi kong sinasabi na huwag ma-depress kapag may problema sa loan app. Gusto kong maintindihan nyo yung reason behind. Let me take you back 10 years ago, I think 11 years ago. Dati kaming may business, maganda yung buhay. And then, may sasakit. I have a car. May car din si husband. But, sa isang iglap, guys, nag-down yung business. And one of the reasons kung bakit nag-down yung business, kasi alam nyo naman, sa buhay ng tao, may traidor talaga eh. So, yun. We lost friends, yung mga tao na akala namin friends. We lost our assets. Parang bumalik kami sa zero, guys. Yung mga sasakyan namin na naka-loan pa sa banko, we had to return them na hindi pa tapos yung pagbabayad. We had to cancel our credit cards, lahat. Lumipat kami sa maliit na bahay, we had to let go of mga yaya namin, kaya yun.
Tapos na di parang nawala ng gana si husband for a while na magtrabaho. Kaya yun, kasi wala kaming yaya, I ended up finding gigs online. Nagtrabaho ako online. Tapos sabi ni husband, hindi pa siya ready na magtrabaho. So inintindi ko, it's okay guys, total buti na lang nakahanap naman ako magandang gig. But during that time, nakaka-depress lang kasi syempre nasira yung pangalan namin sa bangko, sa credit card, yung mga ganun. Kaya parang sakit isipin na kung makakabangon pa ba kami, yung ganun. Tapos nanganak pa ako, yung third son ko pa, may autism, so dagdag gasto siya guys. Tapos dami naming utang talagang na kailangan namin bayaran, kailangan namin harapin. Minsan hindi mo alam kung saan, ano yung uunahin mo eh, kasi parang nagsasabay-sabay sila, plus pa syempre masakit sa dibdib na may mga tao na nag-traidor sa amin, yung mga ganun, kaya kami naging na-down yung ganun. Anyway, sa halip na magpadala kami sa mga problema namin, we just faced the music, and yun, nagtrabaho lang ako, nagtrabaho ng online gigs, I learned new skills, I accepted many contracts, yung ganun. And then, nung ready na si husband, guys, nagtrabaho na rin siya online. And, well, naging okay-okay yung life. But, so we accepted the fact na wala na kami talagang chance na makaka-loan ulit, makaka-credit card, yung mga ganon. So, sabi namin, the only chance na makakabili kami ng ganito, probably in the future, makakabili kami ng bahay, is that if mag-save kami, yung ganon. So, nawala na talaga sa isipan namin na mag-loan and all that. Mag-save na lang. So, what I'm trying to say is that, you think, would it be a good topic pa sa inyo if from time to time, ikwento ko sa inyo yung story namin para maintindihan nyo kung bakit talagang ini-encourage ko na magbayad ng utang, yung mga ganon, huwag ma-depress. So gusto kong, kung dapat ko bang i-vlog yung mga ganito, because yung goal ko talaman talaga is that maka-inspire. Yun, bakit sinishare ko to? Kasi I've been there, guys. Naghirap din ako to the point na nakaka-depress. Pero yun, kasi iba yung character ko kasi is palaban, kaya yun. And medyo positive kasi kaming tao, kaya yun. So, hindi talaga kami nag-expect na things will turn out okay in the future. And I hope maging ganun din kayo, na mag-isip kayo talaga na for as long as naghahanap kayo ng ways kung paano makabawi, is eventually makakabawi talaga. It may be, not be now, probably 3 years later pa, 5 years later, 10 years later, but who knows, diba? Basta nagsisikap talaga, meron talaga yung meron talaga yung magandang mangyayari if yung character mo is solid ba, yung ganun. So yun, I don't know if you wanna learn about car loan, the process, the journey, paano kami dumating sa ganito, ano yung mga pinagdaanan namin, because ang dami kasi sa inyo na may parang iniisip na maarte kasi may pera, yung ganun. But hindi nyo alam kasi guys, nagdaan din kami sa ibaba. And it's not something na we found. Success is something na hindi, success wasn't something na naging overnight para sa amin. It took us 10 years para makabawi. So, I don't know. Let me know if you're interested to know about our life story and things na I think siguro makakapagbigay sa inyo ng mga valuable lessons. Just let me know in the comment section below and probably shoot some questions, and we'll see kung I can come up with the content. So, see you later. Bye.